Marshall Peak, Kabanata 689. May bahagi din ako. Ang soul devouring insects ay gustong kainin ang spiritual energy habang ang limang kulay na soul warming lotus ay patuloy na naglalabas ng mahiwagang enerhiya upang mapangalagaan ang kaluluwa ni Yang Kai. Sa sandaling ang mga exotic ancient insect na ito ay nahulog sa limang kulay na isla, sila ay nasa sabik, na parang pumasok sila sa isang komportableng pugad at hindi na gustong umalis. Ang hindi inaasahang resultang ito ay wala sa mga kalkulasyon ni Yang Kai, ngunit isa pa rin itong bagay na ikinatutuwa niyang makita. Hanggat kaya niyang kontrolin ang mga ito, hindi lamang ang mga exotic ancient insect na ito ay hindi magdudulot sa kanya ng anumang pinsala, maaaring gamitin pa ni Yang Kai ang kanyang espiritual na enerhiya para linangin sila, palakasin sila, at kapag kailangan niya sila, palayain sila para salubungin ang kanyang mga kaaway. Matapos makuha ang soul devouring insects, si Yang Kai ay nakakuha ng isa pang layer ng self-protection. Bagamat sa pisikal na lakas, isa pa rin siyang peak immortal ascension boundary cultivator, hindi man lang umabot sa transcendent realm, sa isang labanan ng spiritual energy, naramdaman ni Yang Kai na hindi na niya kailangang matakot sa mga master ng saint realm. Ang kanyang conflagrated knowledge sea at soul devouring insects ay parehong maaaring gamitin sa labas, at kahit na ang solitary golden eye ay magagamit lamang sa loob ng kanyang knowledge sea, kung ang ilang master ay labis na tinantya ang kanilang lakas at ipinadala ang kanilang soul sa knowledge sea ni Yang Kai, tiyak na hindi sila magiging makakabalik. Sa karagdagang layer ng proteksyon na ito, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, hindi na natili sa pwesto si Yang Kai at sa halip ay lumabas. Gusto niyang kolektahin ang lahat ng exotic ancient insects sa knowledge seas ng Soaring Heaven sect na mga disipulo na nabubuhay pa. Mga 4 o 5 tao pa lang ang nabubuhay kaya kung hahayaan niya sila, mamamatay silang lahat. Maging ang martial ancestor ng Soaring Heaven sect ay magiging walang magawa para iligtas sila. Bagamat ang panimulang punto ni Yang Kai ay para sa kanyang sariling kapakanan, kung magtagumpay siya, may iligtas din niya ang kanilang mga buhay at makuha ang pabor ng mga masters ng Soaring Heaven sect, isang win-win na negosyo. Nang walang anumang pasanin sa kanyang puso, si Yang Kai ay kumilos ng buong tapang. Sa loob ng Bronze Gate, pagkatapos sumugod sina Kang Yan at Fayo, nagpatuloy sila sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan. Parehong tila may napalarin silang dalawa, at tila tuwang-tuwa sila. Kang Yan, bigla kong naalala na pinaalis ako ng Ancestral Master para gumawa ng isang bagay sa mga oras na ito, at nagkataon lang na nabangga kita sa pagbabalik ng batang iyon. Hindi ito dapat nagkataon, tama. Tila may naramdaman si Fayo, at nagtanong habang naghahanap ng mga kayamanan. Hindi ito dapat nagkataon. Tumango ang Kang Yan. Malamang gustong gamitin ni Grandmaster ang pagkakataong ito para subukan ang ugali ng binata. Alam mo ba simula pa lang? Tiningnan ni Fayo ang Kang Yan na may mahinang ngiti. Siyempre, sa sandaling narinig ko ang tungkol sa soul devouring worms, naunawaan ko kung ano ang pinaplano ng Patriarch. Ang soul devouring insects ay maaari lamang harapin ng mga may conflagrated knowledge sea. Paanong nagkataon na may dinala akong tao? With conflagrated knowledge sea back. Sinabi ng Kang Yan sa malalim na boses. Kung hindi ko siya ibinalik, hindi hahayaan ng Ancestral Master na gawin mo ito. Sa hitsura nito, mukhang hindi alam ni Ancestral Master kung anong klaseng tao ang batang iyon. Kung gayon bakit siya nahanap ng Ancestral Master? Hindi ko maintindihan. Mahigit 2 buwan na ang nakararaan, bigla akong hiniling ng Ancestral Master na hanapin siya. Napakalaki ng effort ko para malaman ang kanyang kinaroroonan. Bahagyang kumunot ang noo ni The Kang Yan. At hindi niya alam ang Ancestral Master. Kakaiba, ang Ancestral Master ay palaging hindi mahuhulaan. Tinagat ni Fayo ang kanyang mga labi. Gayunpaman, dahil alam mo na ang intensyon ng Ancestral Master, naglakas loob ka pa rin makipagtawaran sa akin sa ganitong kondisyon. Napakawalan Gia mo, hindi ka makakakuha ng bahagi ng thousands of flower wine. Nang marinig ito, naging mapait ang mukha ng Kang Yan. Conflagrated knowledge sea, interesante. Nakangiting sabi ni Fayo. Siya rin ay isang spirit grade alchemist. Dagdag ng Kang Yan. Nanginginig ang malambot na katawan ni Fayo. Seryoso ka ba? Sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit hiniling sa akin ng Ancestral Master na hanapin siya. Walang hangganan ang kinabukasan ng munting brat na ito. Inaasahan ko talaga na siya ay magudyok ng bagyo sa Tongzuan Realm at maging isang pag-iral na hindi mas mababa sa The Old Man. Nang Heaven's Keep. Kung ganun, kailangan ko talagang mapalapit sa kanya. Bihira lang ang ganoong talent. Sa wakas ay naging marangal din si Fayo. Ngayon lang niya napagtanto na minamaliit niya si Yang Kai. At palagi kong naramdaman na ang kanyang potensyal ay higit na mas malaki kaysa dito. Ang munting brat na ito ay maraming misteryo.
Sa kanyang kasalukuyang pagganap, kung siya ay wastong sinanay, maaari talaga niyang malampasan ang mga kabataang talento mula sa pinakamataas na puwersa ng Tongzuan Realm. At maging ang pinakanakasisilaw na bagong bituin. Ang taong pinili ng Ancestral Master ay talagang hindi isang vulgar na tao. Sumang-ayon din si Fayo. Rihim na nagpa siya ang dalawang master na bago ihayag ni Yang Kai ang kanyang tunay na lakas, kailangan nilang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag si Yang Kai ay sumakay sa hangin at humampas sa mga alon at naging isang dragon, ito ay magiging malaking pakinabang sa kanila. Pagkaraan ng halos isang araw at isang gabi, nakita ni Yang Kai si Nakang Yan at Fayo na lumabas mula sa likod ng Bronze Gate. Tuwang-tuwa silang dalawa, tila hindi maliit ang kanilang ani. Nang makita si Yang Kai na naka-cross-legged at tahimik na naghihintay kasama ang apat o limang Soaring Heaven Sect Disciples na nakahiga sa tabi niya, hindi napigilan ni Nakang Yan at Fayo na magpakita ng pagtataka. Emph, wala akong magawa kaya sinubukan kong paalisan ang soul devouring insects mula sa kanilang knowledge seas, ngunit hindi ko inaasahan na magtatagumpay ako ng ganoon kadali. Ang mga taong ito ay dapat na makabangon pagkatapos ng isang taon o higit pa sa paglilinang. Iyang paliwanag ni Kai. Hindi sama. Nagninangning ang mga mata ni Kang Yan habang nagpupuri. Dati, siya at si Fayo ay walang pakialam sa buhay o kamatayan ng mga disipulong ito at binigyan lamang sila ng mga table tas dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin, kaya naisip nila na sila ay mapapahamak, ngunit ngayon ay binigyan sila ni Yang Kai ng isang kaaya-ayang sorpresa. Lalong nagugustuhan ka ni brother. Magiliw na ngumiti si Fayo. Emph, maaari kang ituring na tagapagligtas ng mga disipulong ito. Makatitiyak ka. Tiyak na hindi ka pakikitunguhan ni Elder Sister ng hindi patas. Nagkibit-balikat si Yang Kai at walang pakialam na sinabi. Tapos ka na ba? Oo, bahagyang ngumiti si Kang Yan, biglang nagabot at naglabas ng ilang bagay, inilagay ang mga ito sa harap ni Yang Kai at sumigaw. Tingnan mo, kahit anong gusto mo, kunin mo lang. Ito ang mga bagay na nakita namin ni Fayo sa loob, ngunit sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay naging alikabok na dahil sa paglipas ng panahon. Nakakashare din ako. Itinuro ni Yang Kai ang kanyang sarili at nagtatakang nagtanong. Siyempre, naisip mo bang kukunin natin ang lahat para sa ating sarili? Magiliw na ngumiti si Fayo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi rin tayo makapasok sa tarangkahan, lalo pat maghanap ng mga kayamanan. Iniligtas mo rin ang ilan sa mga disipulo ng aking sekta, kaya ikaw ang pinakamalaking kontribusyon. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, lumiligid ang kanyang mga mata sa ilang bagay sa kanyang harapan. Nagkatinginan si Nakang Yan at Fayo at palihim na tumanggo, sa pag-aakalang isa talagang karakter ang batang ito. Kung sino pang binata, sa harap nilang dalawa, hindi sila maglalakas loob na sabihin ito. Talagang tatanggi sila at mas gugustuhin nilang isuko ang mga benepisyo sa kanilang harapan upang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila. Kapag oras na para kumilos, siya ay kumilos ng desidido. Nasa harap ni Yang Kai ang limang bagay, tatlong artifact, isang secret art, at ang huli ay isang itim na bato na kasing laki ng kamao. Ito talaga ang lahat ng kapaki-pakinabang na bagay na natagpuan ni Nakang Yan at Fayo sa loob, at hindi nila itinago ang bagay na ito. Sa tatlong artifact, ang pinakamasama ay ang Spirit Grade Top Rank, habang ang natitirang dalawa ay Saint Grade Artifact, ang kanilang halaga ay hindi nasusukat. Kahit kasing lakas ni Nakang Yan at Fayo, hindi pa sila nagmamay-ari ng artifact ng Saint Grade. Tulad ng para sa pamamaraan ng paglilinang na iyon, ito ay medyo mahusay din. Isa itong high-grade spirit level cultivation technique. Tiningnan sila ni Yang Kai isa-isa, at sa wakas ay dumapo ang kanyang mga mata sa madilim na bato. Bilog ang batong ito, at hindi niya matukoy kung saang material ito gawa. Ibinuhos ni Yang Kai si Yuan Chi dito, ngunit walang reaksyon. Inilabas din niya ang kanyang divine sense, ngunit wala siyang mahanap na anumang pahiwatig. Ano ito? Tumingin si Yang Kai sa kanilang dalawa at nagtanong. Parehong umiling si Nakang Yan at Fayo, wala silang alam tungkol sa batong ito. Inilagay ito sa isang napakatagong lugar, kaya casual nilang inilabas. Kung ganoon ay kukunin ko ito. Nakangiting sabi ni Kai. Sumimangot si Kang Yan at seryosong sinabi. Dapat kang pumili ng isang secret art para protektahan ang iyong sarili. Malamang na hindi ka makakagamit ng Saint Grade Artifact, hindi sapat ang iyong lakas, hindi mo magagamit ang buong kapangyarihan ng secret art, at maaaring kahit backfire sa iyo. Gayunpaman, itong Spirit Grade Top Rank Artifact ay napakahusay. Oo, hindi mo kailangang maging mahinhin. Naguguluhan din si Fayo. Naisip niya na napakamapagpas siya ng batang ito, bakit biglang nagbago ang pagkataon niya? Hindi niya ito nagustuhan.
Ang pagpili ng isang bato na hindi alam ang paggamit, ito ay isang kawalan kahit paano siya tumingin dito. Hindi ako mahinhin. Natawa si Yang Kai. Dahil hindi mo masabi ang pinagmula ng bagay na ito, nangangahulugan ito na ito ay alinman sa walang halaga o napakahala. Kung kukunin ko ito, maaari akong kumita ng higit sa iyo. Nagsusugal ka, hindi sumang-ayon si Kang Yan. Ang tubo sa kamay ay ang tunay tubo. Dahil narito ito, at inilabas mo ito, nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad na maging mahalaga ito. Kayong dalawa ay hindi bulag. Tumiti si Yang Kai at iniligpit ang maitim na bato. Hindi ko kailangan ng secret art, at hindi ko kailangan ng secret art. Kukunin ko ito. Dahil mapilit ka, wala kaming sasabihin. Huwag kang umiyak kapag nalaman mong natalo ka. Tumuso si Fayo at hindi na siya sinubukang pigilan. Kasama ang Kang Yan, sa harap ni Yang Kai, hinati nila ang natitirang apat na bagay. Ang dalawa sa kanila ay nakakuha ng isang Saint Grade artifact. Para sa natitirang Spirit Grade High Rank artifact at cultivation method, kinuha nila ang isa ng random. Sa sobrang saga ng ani, parehong masaya ang Kang Yan at Fayo. Lumabas tayo, naghihintay sa atin si Martial Ancestor. Sabi ni Kang Yan, sinunggaban ang dalawang walang malay na alagad at nanguna sa paglalakad palabas. Kumuha din si Fayo ng dalawa at bumaling kay Yang Kai. Kunin mo na ang huli, partikular akong nag-iwan ng kagandahan para sa iyo. Huwag kang masyadong mag-alala, dapat siyang bulaklak na walang master, samantalahin siya habang wala siyang malay para kunin. Bentahe sa kanya. Habang nagsasalita sila, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi maliwanag, na parang alam nila kung ano ang iniisip ni Yang Kai. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa, karga-karga ang huling babaeng disipulo ng Soaring Heaven Sect sa kanyang likuran at sinundan sila palabas. Sa pagbabalik sa kanilang dinadaanan, silang tatlo ay gumagamit ng kanilang movement skills hanggang sa pataas, sa lalong madaling panahon ay nakarating sila sa kalagitnaan ng bundok. Nang matukoy ang direksyon, hindi umimik ang Kang Yan at lumipad patungo sa direksyon ng Soaring Heaven Sect. Nagmamadaling sumunod sina Yang Kai at Fayu. Makalipas ang isang oras o higit pa, nakarating silang tatlo sa isang malaking lambak ng bundok. Pagtingin sa ibaba, maraming nagkalat na bahay at aktibidad ng cultivator sa lambak sa ibaba. Marshall Peak, Kabanata 690. 100 Peak Spirit Array. Kahit na ang cultivator dito ay hindi kasing siksik ng Thunderlight Sect, nalaman ni Yang Kai na ang kabuuang antas ng mga cultivator na ito ay mas mataas kaysa sa Thunderlight Sect. Ang world energy dito ay kasing yaman ng isang ilog, na walang katapusang dumadaloy sa lambak ng bundok. Tara rating lang ni Yang Kai, ngunit pagkatapos huminga ng isang beses, naramdaman niyang nagre-relax ang kanyang buong katawan, nire-relax ang kanyang isip at nire-relax ang kanyang buong katawan. Napakalaki ng lambak ng bundok kaya hindi makita ni Yang Kai ang dulo nito mula sa hangin. Hindi niya maiwasang magulat. Sa halip na tawagin itong lambak ng bundok, mas tumpak na tawagan itong lumubog na kapatagan. Sa paligid ng lambak ng bundok, mayroong higit sa 100 taluktok ng bundok na tumagos sa kalangitan. Maraming mga ibon, mga hayop, mga damong espirito, at mga gamot sa espirito na tumutubo sa mga taluktok na ito, na nagpapalabas ng masiglang sigla. Ang mga taluktok ng bundok na ito ay tila nakakalat sa paligid ng lambak ng bundok, ngunit palaging nararamdaman ni Yang Kai na ang mga ito ay nakaayos sa isang espesyal na paraan. Ang enerhiya ng daigdig sa dikalayuan ay tila naaakit ng ilang uri ng mahiwagang puwersa at patuloy na dumadaloy sa lambak ng bundok sa pamamagitan ng nakapalibot na daan-daang mga taluktok ng bundok, na nagpapalusog sa mga cultivator sa lambak ng bundok at sa mga damong espirito at mga gamot na tumutubo sa mga taluktok ng bundok. Nagkatinginan sina Kang Yan at Fayo at palihim na tumanggo. Nakikita ni Yang Kai na may ilang misteryo dito sa isang sulyap. Halatang pambihira ang kanyang paningin. Ang daang mga taluktok ng bundok na ito ay ang pundasyon ng aking Soaring Heaven Sect. Paliwanag ni Kang Yan. Oh, may kakaiba ba sa kanila? Natural, meron. Magiliw na tumanggo si Kang Yan. Dapat ay napansin mo na ang world energy sa labas ay nagtitipon patungo sa sect. Ito ang 100 Peak Spirit Array. Sa nakapaligid na daan at isang bundok na taluktok bilang pivot nito, ito ay isang nakakagulat na higanteng spirit array. Kalahati lamang. Sa mga taluktok ng bundok na ito ay natural na nabuo. At ang kalahati pa, ginawa ito ng ancestral founder. Nakangiting sabi ni Kang Yan. Nagulat si Yang Kai at napabulalas. Nakakamangha talaga ang ancestral founder ng iyong sekta. Natural, kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari nilang ibagsak ang mga ilog at dagat, kahit na pumutol ng mga bituin at ipatawag ang buwan. Ito ay usap-usapan na ang ilang mga master ay maaaring pumasok sa kailaliman ng Starfield at maghanap ng lahat ng uri ng magagandang pagkakataon at mga kapalaran mula sa mga bituin.
Deep into Starfield. Ang mga mata ni Yang Kai ay puno ng pagkamangha. Parang dahan-daang bumukas ang isang malaking pinto sa kanyang harapan, na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang maraming misteryo na hindi niya naisip noon. Hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata habang nakikinig ng mabuti. Deep into Starfield. Matigas na tumanggol si Kang Yan. Nakakita ka ng kakaibang science stone sa kamay ni Old Man Du ilang araw na ang nakalipas, produkto iyon ng Starfield, wala ito sa Tongzuan Realm. Napakahalaga ng batong iyon. Sa kasamaang palad, nasira ito, sa huli. Sa loob ng Starfield, mayroong lahat ng uri ng mga halamang gamot at ores na hindi mo maisip, lahat ng mga ito ay higit pa sa Saint Grade. May mga Star Beast pa nga na mas makapangyarihan kaysa sa mga master ng Saint Realm. Bawat isa sa kanila ay lubhang makapangyarihan. At napakalaki, marahil kahit na ang pinakamaliit ay mas malaki kaysa sa bundok na lambak ng aking Soaring Heaven Sect. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Masyadong hindi ka panipaniwala ang sinabi ni Kang Yan. Emph, alamat lang yan. Kung ano ang Starfield, sa totoo lang, kahit ako hindi ko alam. Walang master ang napatunayan na nakapasok na sila sa Starfield. Puso at dagdag ni Kang Yan. Hindi napigilan ni Yang Kai ang mapangiti habang tumango. Ngunit ang 100 Peak Spirit Array ng Soaring Heaven Sect mo ay nakakamangha din. Kung saan ako nanggaling, ito ay isang hindi maisip na gawa. Saan ka galing? Natigilan si Kang Yan. Emph, nagmula ako sa isang maliit na lugar. Ito ay isang malayong lugar, hindi kasing ganda ng mundong ito. Mahinang paliwanag ni Yang Kai. Kaya ganyan. Tumanggo si Kang Yan. Bahagyang tumanggo si Kang Yan. Ang 100 Peak Spirit Array ay talagang isang kahangahangang gawa. Kahit sa Tongzuan Realm, bihirang makakita ng ganyan. Isang malaking sakuna. Gayunpaman, walang sino man ang nang-ahas na salakayin ng aking Soaring Heaven Sect, kaya hindi ko pa nakitang ganap na aktibo ang 100 Peak Spirit Array. Hindi na kailangang mag-usap kayong dalawa, magmadali kayong bumaba. Naputol ang pag-uusap ni Fayo sa pagitan ng dalawa. Hayaan mong ipakilala kita sa nakababatang kapatid. Nagpa siya si Kang Yan na bumuo ng isang magandang relasyon kay Yang Kai, kaya ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanya ay naging mas matalik. Hindi na nagsalita si Kang Yan at inakay niya sina Yang Kai at Fayo pababa sa lambak ng bundok. Marahil ito ay dahil ang aura ng world energy dito ay masyadong mayaman, ngunit tumingin sa ibaba mula sa himpapawid, ang tanawin ay hindi masyadong matengkad. Lahat ng nasa ibaba ng lambak ng bundok ay tila nababalot ng mga ulap at ambon, na parabang ito ay isang mapanganib na lugar. Ilang sandali pa ay bumaba na ang tatlo. Habang naglalakad si Kang Yan, ang mga disipulo ng Soaring Heaven Sect na nakatagpo niya sa daan ay magalang na bumati sa kanya. Ang cultivator na ito ay hindi mababa, karamihan sa kanila ay nakarating na sa Immortal Ascension Boundary, ang kanilang mga aura ay hindi kapani-pani walang malakas, tila mas malakas kaysa sa anumang iba pang cultivator ng parehong kaharian. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mamangha sa tanawing ito. Ang mga disipulong ito ng Soaring Heaven Sect ay lahat ay may napakalakas na sigla, ang kanilang pangangatawan at mga meridian ay napakalakas, at ang kanilang Yuan Chi ay napakayaman din. Malinaw, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi dapat maliitin. Matapos ibigay ang limang nailigtas na mga disipulo sa mga taong ito, dinala ni Kang Yan si Yang Kai sa isang medyo malayong patio at sinabi, "Maaari kang manatili dito sa ngayon, hahanapin kita pagkatapos kong magsumbong sa Martial Ancestor. Hindi ko ba kailangan makita ngayon si Senior?" Sumimangot si Yang Kai, naisip niyang kailangan niyang makita agad ang Martial Ancestor ng Soaring Heaven Sect. Maraming katanungan si Yang Kai sa kanyang puso at gustong makita ang Saint Realm Master na ito para malutas niya ang kanyang mga pagdududa, ngunit sa pakikinig sa mga salita ni Kang Yan, malinaw na hindi pa ito ang oras. Maghintay hanggang ipatawag ka ni Martial Ancestor. Tumiti si Kang Yan, hindi na nagsalita pa, tumalikod at umalis nang walang pakialam. Sumulyap si Fayo kay Yang Kai at magalang na sinabi, "Hindi mo kailangang makaramdam ng labis na psikolohikal na pasanin, ang Martial Ancestor ay hindi magkakaroon ng anumang masamang hangarin sa isang maliit na tao na tulad mo. Kung talagang gusto ka niyang saktan, gagawin niya. Ipinadala ko si Kang Yan. Emph, narito, bibigyan kita ng dalawang bagay upang magpalipas ng oras." Pagkasabi nito, bigla niyang ibinato ang dalawang bagay kay Yang Kai. Nahuli sila ni Yang Kai at nalaman na sila ay talagang mga kadena na gawa sa ilang hindi kilalang material na bato. Ano ang mga ito? Sinuri sila ni Yang Kai at nalaman niyang walang espesyal sa kanila. Sa pagtimbang ng mga ito sa kanyang kamay, tila hindi sila humigit sa kalahating kilo at walang bakas ng mga spirit array o enerhiya sa loob nito. Parang laruan lang talaga sila. Subukan mong ibuhos ang iyong Yuan Chi sa kanila hanggat kaya mo.
paalala ni Fayus sa kanya. Tumanggo si Yang Kai at ibinuhos ang kanyang Yuan Chi sa dalawang kadena. Sa sumunod na sandali, bigla na lang siyang nakaramdam ng mabigat na pakiramdam. Ang mabigat na pakiramdam na ito ay napakabigat na kahit siya ay hindi niya kayang hawakan ito ng mahigpit. Hinayla pa arap ang kanyang katawan at muntik na siyang mahulog sa lupa. Ilang beses na bumagsak sa ere, nagawang iwasan ni Yang Kai ang nakakahiyang kapalarang ito. Hong Hong. Sinamahan ng dalawang muffled sound, ang dalawang kadena ay nahulog sa lupa, na lumikha ng isang malaking bunganga. Namutla ang mukha ni Yang Kai habang nakatitig sa eksenang nasa harapan niya. Sinabayan ng hagikak na tawa, tila tuwang-tuwa si Fayo. Gina, gago mo ba ako? Sumimangot si Yang Kai at tinitigan ang magandang babaeng ito. Dahil sa pakiramdam niya na ang babaeng ito ay walang anumang malisyosong intensyon, natural na hindi ito masyadong inisip ni Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napakasama. Ang dalawang kadena na iyon ay malinaw na hindi isang ordinaryong laruan, ngunit isang bagay na may malaking kahalagahan. Tinuturuan ka lang ni ate, huwag kang madaling magtiwala kahit kanino. Humajinjak si Fayo. Huminga ng malalim si Yang Kai at tumanggo. Salamat, auntie, napaka-insidious mo talaga. Biglang tumigil ang tawa ni Fayo, ang kanyang pares ng magagandang mata ay lumuwa ng apoy habang nakatitig kay Yang Kai. Isang malakas na tawa ang nagmula sa tuktok ng isang malapit na puno. Itinaas ni Feiyu ang kanyang kamay at tinawag ang isang higanteng water dragon, pinalipad ito patungo sa lalaking nagtatago sa puno at kinagat siya. Kapag tumawa ka ulit, puputulin ko yung bibig mo. Malamig na tinitigan ni Feiyu ang lalaki. Pinaikit ng lalaki ang kanyang leeg at hindi nang ahas na tumawa muli, pinitik ang kanyang daliri at binasag ang dragon ng tubig ni Feiyu bago naglahong parang kidlat, ang kanyang boses ay sumisigaw mula sa malayo. Anak! Kung gusto mong mabuhay ng mahabang buhay, ikaw, di best lumayo ka sa babaeng baliw na yan. Prim Aro, patay ka ngayon. Kumislap ang malambot na katawan ni Fayo habang hinahabol siya. Naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Isa pang Third Order Transcendent Master. Kanina lang, ang lalaking ito ay nagtatago sa malapit, kahit si Yang Kai ay hindi siya napansin, ang kanyang aura ay lubos na nagtatago. Bagamat ito ay isang mabilis na sulyap, malinaw na nakita ni Yang Kai ang mukha ng lalaking ito. Siya ay payat, maikli, at may bigot sa magkabilang gilid ng kanyang bibig, na nagbibigay sa kanya ng isang lubhang kahabag-habag na anyo. Siya ay isang master na partikular na madaling matandaan. Habang papunta rito, sinabi sa kanya ni Kang Yan na ang Soaring Heaven Sect ay mayroong apat na Third Order Transcendent Realm Protector, sina Kang Yan at Fayo ay isa sa kanila. Dapat isa rin sa kanila itong Rim Aro. Para sa natitira, hindi pa siya nakikita ni Yang Kai. Pero ngayon, tila lahat ng apat na ito ay may kanya-kanyang specialty sa loob ng kani-kanilang teritoryo. Ang mga espesyalidad ni Kang Yan ay apoy, ang kay Fayo ay tubig, at ang kay Rim Aro ay dapat na bilis o lakas. Malinaw na nakita ni Yang Kai ang bigla ang pagputok ng lakas ng lalaking ito at natural na naunawaan kung gaano siya kalupit. Nakatayo sa pwesto, walang sumalubong sa kanya, dahilan para maging kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang pagdating sa isang napakalakas na sekta nang hindi nalalaman ang tiyak na dahilan ng kanyang mga aksyon ay medyo hindi komportable si Yang Kai. Gayunpaman, walang saysay ang pag-iisip ng labis tungkol dito. Sa ngayon, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa makipagkita siya sa ancestral founder ng Soaring Heaven Sect para humingi ng paliwanag. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, tinitigan ni Yang Kai ang dalawang kakaibang tanikala sa hukay sa kanyang harapan at inabot ang mga ito upang kunin. Nang hawakan niya ang mga ito, nagulat si Yang Kai nang makitang hindi naman mabigat ang dalawang kadena na ito. Gaya ng naramdaman niya noon, halos kalahating kilo ang timbang nila. Gayunpaman, ngayon pa lang, napakabigat ng mga ito na muntik na siyang mapalipad at gumawa pa ng malaking hukay sa lupa. Nakasimangot at nagaalangan sandali, ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang Yuan Chi sa mga tanikala. Sa susunod na sandali, tumaas ang kilay ni Yang Kai. Oo nga, tulad ng inaasahan niya. Habang ibinuhos niya ang kanyang Yuan Chi, ang dalawang kadena sa kanyang mga kamay ay naging mas mabigat, na naging sanhi ng bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa patuloy na pagbuhos, lalong tumindi ang bigat ng pakiramdam. Hindi pa nagagamit ni Yang Kai ang kanyang buong lakas, ngunit nalaman niyang hindi na niya kayang hawakan ang dalawang kadena. Tumimbang sila ng hindi bababa sa 5,000 kilo. Ang lugar kung saan siya nakatayo ay biglang nagsimulang pumutok na parang sapot ng gagamba, na parabang ang lupa ay hindi makayanan ang ganoong kalaking pressure. Matapos mapagtanto ang misteryo ng dalawang kadena na ito, masayang ngumiti si Yang Kai, biglang naramdaman na ang mga bagay na ibinato ni Fayu sa kanya ay talagang maganda.
Ang mga ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang para sa pagpatay ng oras, ngunit kapaki-pakinabang din para sa pagpigil sa kanyang pisikal na lakas. Marshall Peak, Kabanata 671. Ancestral Founder. Soaring Heaven Sect, sa loob ng 1,000 na silid. Magalang na tumayo si Kang Yan sa pwesto, iniulat sa Marshall Ancestor kung ano ang nangyari pagkatapos makita si Yang Kai. Matapos marinig na pinatay ni Yang Kai si Naduan Hai at Shu Qi sa harap ni Zia Cheng Yin, hindi napigilan ng Marshall Ancestor ng Soaring Heaven Sect na magpakita ng isang makabuluhang ngiti. Di nagtagal, nagsalita si Marshall Ancestor tungkol sa nangyari sa mansyon ng kuweba, dahilan para magulat siya. Mayroon siyang conflagrated knowledge si. Mataimtim na tumanggo si Kang Yan. Hindi ba alam ni Marshall Ancestor? Hindi ko alam. Dahan-dahang umiling ang matanda. Malabo ko lang naramdaman na malulutas lang ang bagay na ito sa tulong niya, kaya noong babalik ka na, pinapanta ko si Fei Yu. Kung gayon, hindi pa nakita ni Marshall Ancestor ang maliit na batang iyon. Emph, hindi ko pa siya nakikita noon, ngunit siya. May ilang uri ng relasyon sa matandang master na ito. Mukhang nalilito si Kang Yan, halatang hindi na uunawaan kung anong uri ng relasyon mayroon si Yang Kai sa Marshall Ancestor. Mabuti, bukod sa inyo ni Duan, alam din ni Zia Cheng Yin na mayroon siyang conflagrated knowledge si, tama ba? Malumanay na tanong ng Marshall Ancestor. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Kang Yan habang bahagyang tumanggo. Oo, alam din ng batang babae na iyon mula sa Alchemist Guild, at sa pagbabalik, nakita rin siya ni Fei Yu. Naiintindihan ko, maaari kang mag-withdraw. Aalis na ang alagad. Yumuko si Kang Yan at kumas. Pagkalabas ng sikretong silid, maingat siyang tumiting sa direksyon ng Bright Thunder Spirit Religion, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nanatili si Yang Kai sa Soaring Heaven Sect ng 2 araw. Si Fei Yu lamang ang dumating upang makita siya minsan, si Kang Yan ay wala kahit saan, at walang ibang dumating upang bumati sa kanya. Binigyan siya ni Fei Yu ng 1,000 garapon ng Thousands of Flower Wine, sinabing regalo ito para pasalamatan siya sa pagtulong sa kanya sa mansyon ng kuweba. Ang magandang babaeng ito ay medyo walang kabuluhan at hindi pinipigilan. Nang makita niya si Yang Kai, lasing siya, amoy alak ang kanyang katawan, namumula ang kanyang pisngi, at ang kanyang balingkinitang leeg ay kumikinang ng ibang kulay ng pula, na naging dahilan upang magmukhang lubhang kaakit-akit. Huwag ka masyado uminom this time, hindi kakayanin ng maliit mong katawan. Nakangiting sabi ni Fei Yu, inilapag ang Thousands of Flower Wine, nawala siya, hindi alam ni Yang Kai kung saan siya nagpunta. Tumitilang nang walang magawa si Yang Kai, kahit wala man lang pagkakataon na magtanong tungkol sa kinaroroonan ng babaeng ito, maaari lang niyang ilagay ang Thousands of Flower sa kanyang black book space at magpatuloy sa paglalakad sa paligid ng courtyard. Sa paningin ng mga tagalabas, casual lang siyang namamasyal, at hindi mabilis o mabagal ang kanyang takbo. Gayunpaman, ang kanyang laman at dugo ay malinaw na kumikiliti ng walang katapusan, at ang kanyang katawan ay tila nagtitiis ng napakalaking at walang katulad na presyon. Pero ang ikinatataka ng mga tao ay ordinaryo lang ang lugar na kanyang narating at walang iniiwan na bakas. Pagkaraan ng 3 araw, biglang lumitaw si Kang Yan at sinenyasan si Yang Kai. Gusto kang makita ng Marshall Ancestor. Nang marinig ito, ang puso ni Yang Kai. Napakaraming tanong ang kailangan niyang itanong, at gusto rin niyang malaman kung anong klaseng tao ang Marshall Ancestor ng Soaring Heaven Sect. Nakalakad pa lang si Yang Kai nang biglang tumingin si Kang Yan sa kanya ng kakaiba at nagtanong. Kinakabahan ka ba? Hindi. Umiling si Yang Kai. Kung gayon bakit ang iyong Yuan Chi ay patuloy na sumasabog? At bakit ang higpit ng iyong pangangatawan? Hindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kang Yan habang matalim na nakatitig kay Yang Kai, nagtatakang nagtatanong. Binigyan ka ba ni Fei Yu ng Primordial Shackles? Tinatawag ba silang Primordial Shackles? Bahagyang tumanggo si Kang Yan. Habang ibinuhos ang Yuan Chi, mas bumibigat ang mga tanikala. Gaano kabigat ang dinadala mo ngayon? Mga 4,000 hanggang 5,000 kilo. Kakaiba ka talaga, bata ka. Gulat na sabi ni Kang Yan. Dati ka bang nagpakadalubhasa sa paglinang ng iyong pangangatawan? Oo, ginawa ko. Ang kanyang matigas na gininto ang Skeleton Secret Art ay partikular na idinisenyo upang bumuo ng kanyang pangangatawan. Ngayon na siya ay nagdadala ng 4,000 hanggang 5,000 kilo ng timbang, bukod sa medyo hindi natural, si Yang Kai ay tila hindi naiiba sa karaniwan. Kahit sa paglalakad niya, wala siyang iniwan na marka sa lupa. Namangha si Kang Yan. Nakasuot na rin siya noon ng Primordial Shackles ni Fei Yu, ngunit noong nasa level na siya ni Yang Kai, hindi siya nakaka-relax na gaya niya. Paanong naging ganoon kalakas ang pangangatawan ng isang alchemist?
Ang mga alchemist ay nahuhulog sa alchemist way sa buong taon at bihirang magkaroon ng oras upang linangin, kaya karaniwang lahat ng mga alchemist ay hindi masyadong malakas. Kung ang isang cultivator ng parehong antas ay lumaban sa isang alchemist, ang matatalo ay tiyak na ang alchemist. Gayunpaman, napatay na ni Yang kay sina Duanhai at Shu Qi noon, pagpasok at paglabas sa Windeye at Thundereye. Nakita ito ni Kang Yan ng malinaw at mahinang naramdaman na ang maliit na batang ito ay hindi lamang isang simpleng spirit-grade alchemist na may conflagrated knowledge si. Matapos ang mahabang paglalakad, biglang huminto si Kang Yan sa harap ng isang bahay at sinabing, "Pumasok ka na, hinihintay ka na ni Martial Ancestor sa loob." Bahagyang tumanggol si Yang Kai, huminga ng malalim, at pumasok. Pagpasok sa bahay at pagliko sa isang sulok, nakita ni Yang Kai ang isang kumikislap na kandila na tila malapit ng mapatay anumang oras. Hindi masyadong maliwanag ang ilaw sa kwarto at nakakrosslegged ang isang payat na matandang may puting buhok at balbas. Ang kanyang aura ay kalmado gaya ng isang sinaunang balon at walang kakaiba sa kanya. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai, alam na ito ang martial ancestor ng Soaring Heaven Sect. Tumingin siya sa paligid, naglakad siya palapit sa kanya. Pagdating sa kanyang harapan, yumuko si Yang Kai ng may paggalang. Binati ni Junior Yang Kai si Senior. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at tinitigan si Yang Kai, nakangiting mabait. Ang iyong kakayahan ay mahusay, ang iyong pagpupersedge ay mabuti, at mayroon kang parehong lakas ng loob at katapangan. Bihira na makakita ng ganoong binata sa kasalukuyan. Masyadong mabait si Senior. Umupo. Umupo si Yang Kai na naka-cross-legged sa isang unan sa harap niya. Pagkaupo, biglang nagiba ang ekspresyon ng mukha niya nang mahinang naamoy niya ang mahinang amoy ng dugo sa hangin. Alam kong marami kang tanong, pero huwag kang magmadaling magtanong. Buksan mo ang pakete sa harap mo at tingnan mo. Nakangiting sabi ng matanda. Tumingin si Yang Kai at siguradong nakakita ng isang pakete sa harap niya. Sa paketeng ito, halatang may dugong tumutulo, at ang amoy ng dugo ay nagmumula sa paketeng ito. Bahagyang sumimangot si Yang Kai ngunit hindi nagatubiling buksan ang pakete. Matapos makita kung ano ang nasa loob, mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo at tinitigan ang Soaring Heaven Sect's Martial Ancestor sa gulat. Ito ay talagang isang ulo ng tao. Ang Religion Master ng Bright Thunder Religion, ang ulo ni Zia Chengyin. Bago ka lumaki, dapat walang makapagbubunyag ng sikreto ng conflagrated knowledge si mo. Nakangiting sabi ng matanda. Maraming salamat sa tulong ni Senior. Mabilis siyang nagpasalamat ni Yang Kai. Noong una, binalak ni Yang Kai na maghintay hanggang sa makapasok siya sa Transcendent Realm bago patahimikin ang mga taong ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang martial ancestor ng Soaring Heaven Sect ay tutulong sa kanya na maisakatuparan ito ng maaga, na nagpapahintulot kay Yang Kai na maibsan ang pasanin sa puso niya. Sa oras na iyon, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ibunyag ang sikreto ng kanyang conflagrated knowledge si dahil sa kanyang opinion, hindi mailalabas ang impormasyon tungkol sa Ancient Demon Clan at Coffin Carrying Man. Isang trivial matter. Bahagyang umiling ang matanda. Sa kanyang lakas at kakayahan, ang pagpatay sa isang Third Order Transcendent Realm Religion Master ay talagang isang maliit na bagay. Bago pa man makapag-react si Zia Chengyin, bumagsak na ang kanyang ulo sa lupa. Senior. Umupo ng tuwid si Yang Kai at mabilis na nagtanong. Maaari ba akong magtanong, bakit mo ginawa ito? Bakit mo hinayaang hanapin ako ng Kang Yan? Bakit ako inaalagaan ng Kang Yan? Higit pa rito, pinatay mo pa ang Religion Master ni Bright Thunder Religion para sa akin. Hindi pa nga tayo nagkikita, diba? Haha. Tumawa ang matanda. Ang matandang master na ito ay likas na may mga dahilan kung bakit niya ginawa iyon. And, ang pangalan ng matandang master na ito ay Chu Ling Xiao. Kung pag-uusapan, may naisip ka ba? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, bahagyang naunawaan ang ilang impormasyon. Sa pagtitig sa matanda, unti-unting natunaw ang pagbabantay sa kanyang mga mata at lalong lumiliwanag. Mukhang may naisip ka, ngunit hindi sigurado. Pagkatapos, ang matandang master na ito ay magpapakita sa iyo ng ilang ebidensya. Time nang umiti si Chu Ling Xiao, biglang iniunat ang kanyang kamay at nagpadala ng isang pagsabog ng enerhiya sa katawan ni Yang Kai. Habang natigilan si Yang Kai, umalangongaw sa secret room ang tunog ng isang kadena na ikan-away. Isang gintong kadena ang biglang lumitaw sa manipis na hangin at nasalo ni Chu Ling Xiao. Devil Sealing Chain. Bulalas ni Yang Kai. Ito ay isang artifact na nakuha niya sa High Heaven Pavilion's Coiling Dragon Stream. Mula nang makuha ito, dalawang beses pa lang niya itong nagamit. Ang unang pagkakataon ay noong pinatay niya ang soul clone ni Demon General Mengge sa Evil Cavern. Ang pangalawang pagkakataon ay noong ginamit niya ang Devil Sealing Chain para harapin si Demon Lord Yang Bai.
Pagkamatay ni Yang Bai, binawi ni Yang Kai ang Devil Sealing Chain. Ngunit ngayon, ang Devil Sealing Chain ay ipinatawag ng ancestral founder ng Soaring Heaven Sect. Ito ang pag-aari ng matandang master. Nakangiting tumingin si Chu Ling Xiao kay Yang Kai. Naramdaman na lamang ni Yang Kai ang pagkalito sa kanyang harapan nang biglang naunawaan niya ang lahat. Makahulugang tumawa, napakamot siya ng ulo at nagtanong. Ancestral founder. Bahagyang tumanggo si Chu Ling Xiao. Hindi inaasahan ng matandang master na ito na pagkatapos ng ilang daang taon, may isang taong talagang makakapaglakbay mula sa mundong iyon patungo sa Tongzuan Realm. Mukhang marami kang pinaghirapan, nagsumikap ka. Hindi naman ako masyadong naghirap, may nag-aalaga sa akin all this time. Bahagyang nasa sabik ang mood ni Yang Kai habang nakatitig siya kay Chu Ling Xiao, nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam na parang kakauwi lang niya. Mabuti iyan. Mahinang bamantong hininga si Chu Ling Xiao. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang matandang master na ito ay nagpunta rin sa iyong mundo at alam niya na ang mga mapagkukunan doon ay manipis. Ang pag-abot mo sa puntong ito ay talagang nakakagulat. Kaya, High Heaven Pavilion talaga ang itinatag mo. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Emph. Tumanggo si Chu Ling Xiao. Ang sekta ay pinangalanan sa aking sarili. Maraming taon na ang nakalilipas, hinabol ko ang isang Demon General sa pamamagitan ng Void Corridor at nakarating sa iyong mundo. Nakipag-away ako sa kanya doon at sa wakas ay nagawa kong iwaksi ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi ko nagawa. Sirain ang katawan niya kahit anong pilit ko, kaya wala akong choice kundi itali ito sa Devil Sealing Chain at Iseal sa ilalim ng batis ng bundok. Itinatag ko ang High Heaven Pavilion para may magbantay sa katawan ng Demon General. Pagkatapos ng ilang dosena na taon doon, napag-alaman kong nawala na ang kaluluwa ng Demon General, kaya nakahanap ako ng daan pabalik. Paliwanag ni Chu Ling Xiao bago bamantong hininga. Napakabilis ng oras. Isa ka bang disipulo ng High Heaven Pavilion? Oo, mabuti, mabuti. Ang pagkakaroon mo ng Devil Sealing Chain ay nagpapakita na may ilang uri ng kapalaran sa pagitan mo at sa akin. Tumawa si Chu Ling Xiao, huminto sandali bago nagtanong. Ano ang sitwasyon doon? Magaling ang sekta. Maganda ang takbo ngayon, pero ilang taon na ang nakalipas, muntik na itong masira. Oh. Sabihin mo sa akin, ang matandang master na ito ay medyo irresponsible sa sekta na itinatag niya. Agad na ikinwento ni Yang Kai ang nangyari sa High Heaven Pavilion sa mga nakaraang taon na hindi nag-iiwan ng anumang detalye. Matagal-tagal na rin mula noong siya ay nagkaroon ng ganoong bukas at tapat na pakikipag-usap sa isang tao. Ang matandang ito na nasa harap niya ay hindi lamang ang ancestral founder ng Soaring Heaven Sect, kundi pati na rin ang ancestral founder ng High Heaven Pavilion, kaya natural na walang itinago sa kanya si Yang Kai. Si Chu Ling Xiao ay nakinig din ng buong interes, na tila interesado sa kahalili sa kabilang mundo. Marshall Peak, Kabanata 672. Dapat magdiwang. Nang marinig niya na ang kasalukuyang sect master ng High Heaven Pavilion ay talagang nakalusot sa Second Order Transcendent Realm, ang mga mata ni Chu Ling Xiao ay hindi maiwasang lumiwanag. Alam na alam niya na sa kabilang mundo, ang isang tao ay kailangang magkaroon ng pambihirang kakayahan at talento upang maabot ang antas na ito ng paglilinang. Sa pag-alis niya sa taong iyon, wala siyang masyadong naiwan, isang universe bag lang. Ang universe bag na ito ay ibinigay kay Yang Kai ni Ling Taishu, at ipinasa ito ni Yang Kai kay Suyan. Kaya ikaw ay mula sa 8 great families ng Central Vital. Noong naroon ang matandang master na ito, narinig din niya ang tungkol sa lakas ng 8 great families ng Central Capital. Bahagyang tumanggo si Chu Ling Xiao. Hindi nila maihahambing sa lugar na ito. Malungkot na sabi ni Yang Kai. Kahit sino sa mga puwersa dito ay mas malakas kaysa sa 8 great families ng Central Capital. Paano ka nakarating dito? Tanong muli ni Chu Ling Xiao. Agad na ipinaliwanag ni Yang Kai kung paano nila nahanap ni Shui Ling ang Void Corridor at nakarating dito. Water Spirit Temple, ha? Narinig ito ng matandang master na ito. Sa teritoryo ng dagat, ito ay isang puwersa na dalubhasa sa Water Attribute Secret Arts. Bahagyang tumanggo si Chu Ling Xiao. Nahihirapan kang umabot sa puntong ito. Ito ang landas na pinili mismo ng disipulong ito. Seryosong sagot ni Yang Kai. May plano ka ba sa future mo? Magiliw na tanong ni Chu Ling Xiao. Hindi sa ngayon, ngunit gusto kong makahanap ng dalawang tao. Sino ang hinahanap mo? Ang dalawa kong senior sisters, nandito rin sila. Casual na sabi ni Yang Kai. Nang marinig ito, ngumiti si Chu Ling Xiao at tumanggo. Ano ang kanilang mga katangian? Maaari kong hilingin sa mga tao sa sect na tulungan kang bantayan sila. Tuwang-tuwa si Yang Kai at mabilis na inilarawan ang mga katangian ni Suyan at Xianing Chang, at idinagdag. Sa mahigpit na pagsasalita, sila ay isang grupo ng apat.
Sila ay isang grupo ng apat. Maliban sa aking dalawang nakatatandang kapatid na babae, mayroon ding demonyo. Ang corporeal body ng Devil General ang tinatakan noon ni Patriarch, ngunit ngayon, isa pang espiritu ng Diablo ang pumasok dito. Isang Demon Lord. Ancestral Founder, makatitiyak ka, hindi siya dapat maging bahagi ng Demon Race, buti na lang masama ang secret art niya. Malaki rin ang naitulong niya sa akin at maituturing na kaibigan ko. Tinatawag niya ang kanyang sarili na Old Demon. Hindi ko alam ang partikular na pangalan niya. Old Demon. Wala akong narinig tungkol sa kanya, ngunit nagtitiwala ako sa iyong paghatol. Paano ang isa? Ang matandang iyon ay tinatawag na Meng Wuya. Siya ay isang misteryosong tao. Meng Wuya. Nagbago ang ekspresyon ni Chu Lingxiao. Ibig mong sabihin Meng Wuya. Kilala siya Patriarch. May kilala akong isang tao na tinatawag na Meng Wuya, ngunit hindi ko alam kung ito ay ang parehong tao. Ano ang hitsura niya? Mabilis na inilarawan ni Yang Kai ang hitsura ni Meng Wuya, na naging dahilan upang maging kakaiba ang ekspresyon ni Chu Lingxiao habang siya ay bumubulong. Siya nga talaga ito. Pero hindi ba patay na siya? Nandito pa rin ang matandang fox na iyon, at nakatakas pa siya sa iyong mundo. Nagulat si Yang Kai. Ancestor, parang pamilyar na pamilyar ka kay Treasurer Meng. Hindi naman. Ilang beses ko na siyang inaway, pero walang awayan sa pagitan namin. Ilang galaw lang ang palitan namin. Pero itong taong ito, napakahirap niyang pakitunguhan. 200 years ago, siya ay isang napakasikat na karakter, ngunit pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa Demon Commander, nawala siya ng walang bakas. Akala naming lahat ay namatay na siya. Nakipag-away siya kay Patriarch. Hindi mapigil ang lumaki ang mga mata ni Yang Kai. Anong level na siya? Kaya ba niyang makipaglaban kay Patriarch? Isang Saint Realm Master. Kakaibang sulyap ni Chu Lingxiao kay Yang Kai. Anong problema? Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Yang Kai bago siya sumagot. Ilang taon na ang nakalipas, isa lang siyang peak Immortal Ascension Boundary Cultivator. Nang maglaon, nang humiwalay ako sa kanya, nasa paligid siya ng Second or Third Order Transcendent Realm, ngunit parang ay tinatakan ng isang uri ng selyo. Ha-ha-ha! Tumawa si Chu Lingxiao. Nararapat ang matandang asong iyon, tiyak na nataman siya ng Demon Commander's Profound Heavenly Seal. Iyan ay isang Grand Divine Technique na may tatlong layer ng mga selyo, ngunit mula sa sinabi mo, dapat ay na-unlock na niya ang una. Player. Bihira lang siyang makatakas kasama ang buhay niya mula sa Demon Commander, ang swerte niya. Ang mga mata ni Yang Kai ay kumislap ng husto, ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala at pagkabigla. Hindi nakakagulat na palagi niyang naramdaman na si Treasurer Meng ay napakahiwaga, ito pala ay isa talaga siyang top Saint Realm Master. Ang pag-unlock sa unang layer ng kanyang selyo ay nagbigay daan sa kanya na maibalik ang kanyang lakas sa Transcendent Realm, kung maaalis niya ang pangalawang layer, maaaring maibalik niya ang kanyang lakas sa Saint Realm, at kung maalis niya ang pagkakaselyo sa ikatlong layer, siya tiyak na makakabalik sa kanyang pinakamataas na lakas. Nagdala ka ng magandang balita sa akin. Si Chu Lingxiao ay mukhang napakasaya. Ngunit hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. Noong nakipag-away siya sa Demon Commander, ang Demon Commander ay dumanas din ng maliit na pagkatalo. Ang Demon Race ay isang lahi na nagtataglay ng sama ng loob, kaya bago ang kanyang lakas is fully restored, itong matandang asong ito ay dapat nagtatago at hindi ilantad ang sarili sa harap ng mundo. Tutal sikat din naman siya, once na makatanggap ang Demon Race ng balita tungkol sa kanya, natatakot akong hindi makakatakas. Natigilan si Yang Kai. Susubukan kong tulungan kang bigyang pansin ang mga galaw ng dalawa mong senior sisters, kung may balita, ipapaalam ko sa iyo. Maaari kang ituring na isang disipulo ng aking Soaring Heaven Sect, kaya mula ngayon, maaari ka nang manirahan dito ng may kapayapaan ng isip, hindi mo kailangang pigilan ang iyong sarili, ituring mo lang ang lugar na ito bilang iyong sariling tahanan. Naiintindihan ni Disciple, huminga ng malalim si Yang Kai at tumango. Matapos malaman na ang taong nasa harap niya ay ang ancestral founder ng High Heaven Pavilion, naramdaman ni Yang Kai na hindi na siya isang tagalabas. Sa kabutihang palad, naramdaman ni Chu Lingxiao ang isang bakas ng aura ng Devil Sealing Chain at natagpuan siya sa pamamagitan nito, kung hindi, si Yang Kai ay malamang na walang tirahan at walang tahanan. Kang Yan, tawag ni Chu Lingxiao. Agad na pumasok ang Kang Yan na kanina pa naghihintay sa labas ng pinto. Nandito na si Disciple. Mag-ayos ka ng pwesto para sa martial nephew mo. Naiintindihan ng alagad. Tama, ancestral founder, may kahilingan din ang disipulo. Biglang sabi ni Yang Kai. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Dahil sa ilang kadahilanan, kailangan kong pagbutihin ang aking mga kasanayan sa alchemy, kaya gusto kong hilingin sa sect na bigyan ako ng ilang mga halamang gamot.
Hayaan mong si Kang Yan ang magayos, ito rin ang swerte ng Soaring Heaven sect ko. Tumiti si Chu Ling Xiao at tumango. Ang pagboboluntaryo ni Yang Kai upang tulungan ang sect na magsagawa ng alchemy ay natural na isang bagay na inaasahan niyang mangyari. Pagkatapos magpaalam kay Chu Ling Xiao, lumabas sina Yang Kai at Kang Yan. Kakaibang tumingin si Kang Yan kay Yang Kai at nagtanong. Nagmula ka ba sa ibang mundo? Emph. Hindi nakakagulat na hindi ko narinig ang tungkol sa iyo bago. Palagi kong iniisip kung paanong ang isang napakahusay na batang talento na tulad mo ay hindi kilala, ngunit ngayon naiintindihan ko na. Ngayong pamilya na tayo, siguradong aalagaan ka ni Marshall Uncle. In the future. Kung may maglalakas loob na guluhin ka, tutulungan ka ni Marshall Uncle na sirain ang buong pamilya nila. Nakangiting sabi ni Kang Yan. Naging itim ang mukha ni Yang Kai. Pagbalik niya sa courtyard, nagulat si Yang Kai nang makitang tamad na nakahiga si Fei Yu sa hallway na namumula ang mukha, ang kanyang katanji tangi at magagandang kurba na nagiging sanhi ng pagtakbo ng imahinasyon ng isang tao. Nalantad ang kalahati ng kanyang mga suso, at ang kanyang cleavage ay mapanukso. May hawak siyang wine jug at kasalukuyang masayang umiinom. Inom ulit. Dahan-daang umiling si Kang Yan at bamulong kay Yang Kai. Ang iyong martial tita ay hindi mukhang babae. Mahilig siyang uminom at amoy alak sa baon. Sa palagay ko ay walang magugustuhan sa kanya sa buhay na ito. Bago siya matapos magsalita, lumipad ang pichel ng alak sa kamay ni Fayo. Walang pakialam na sinalo ito ni Kang Yan, sinipsip, at walang kasiyahang sinabi. Hindi ba ito thousands of flower wine? Emph. Tumayo si Fayo at tumingin sa gilid ni Kang Yan. Wala kang bahagi nitong thousands of flower wine, ang aking yinyang soul beacon ng lamp. Ngunit nangako ka sa akin noon. Hindi nasisiyahang sabi ni Kang Yan. Yung thousands of flower wine, nailipat ko na sa kapatid na to. Inilipat mo sa kanya. Saglit na tinitigan ni Kang Yan si Yang Kai nang may pagkamangha bago biglang ngumiti at sinabi. Marshall Nephew, nakita mo. Naging abala si Marshall Uncle sa loob ng 2 buwan dahil sa iyo, hindi ba dapat magpakita ka ng pagiging anak? Makahulugang ngumisi si Yang Kai. Ang mga magagandang bagay ay dapat kong itago para sa sarili ko. Napakurap si Kang Yan, tila hindi inaasahan na direktang tatanggihan siya ni Yang Kai. Bahagyang kumunot ang noo ni Fayo habang nagdududa. Paano siya biglang naging Marshall Nephew? Sumapi ba ang nakababatang kapatid na ito sa ating Soaring Heaven sect? Strictly speaking, isa siyang disipulo ng Soaring Heaven sect ko. Anong nangyari? Si Fayo ay nalilito, ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Yang Kai nang may pagtataka. Maikling ipinaliwanag ni Kang Yan ang buong kwento, dahilan para biglang nakaramdam ng kaunting saya si Fayo. So, ako rin ang Marshall tita ng batang ito. Emph. Tumango si Kang Yan. Kehehehe, nakakuha ako ng murang Marshall nephew. Biglang lumitaw si Rim Aro mula sa kung saan, ang kanyang taas ay hindi mas mataas kaysa sa dibdib ni Yang Kai, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang likuran habang nakatitig kay Yang Kai, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng husto habang siya ay bahagyang tumango. Hindi masama. Greetings, Marshall Uncles. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at yumuko. Nagkatinginan silang tatlo bago humagalpak ng tawa, tumawa pa si Fayo ng napakalakas kaya hindi siya makatayo ng tuwid. Biglang sinabi ni Rim Aro, Emph, sa tingin ko ay dapat tayong magdaos ng celebratory feast para ipagdiwang ang pagbabalik ng Marshall Nephew sa sect. Magandang ideya. Tumango rin si Kang Yan. Gawin natin ito sa Seren Resplendent Peak. Hindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Fayo, at dali-dali niyang sinubukang pigilan siya. Ginamit na ni Kang Yan ang kanyang diskarte sa paggalaw para lumipad, umaalingaw-ngaw ang kanyang boses mula sa malayo. Maghahanap ako ng ilang laro at ibabalik ito. Nawala din si Rim Aro sa isang iglap. Hahanapin ko si Fijian, hindi natin siya maiiwan sa magagandang bagay. Sa isang kisap mata, si Fayo at Yang Kai na lang ang natira. Nakatakip ang ngipin ng magandang babae habang nakatitig sa direksyon na nawala si Kang Yan at Rim Aro, galit na sinabi. Mga bastos. Pagkatapos magmura, ngumiti siya ng matamis at umiling. Isang grupo ng mga walang hiyang bastards na alam lang kung paano mag-skema laban sa thousands of flower wine ko. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Yang Kai. Terena, kung hindi natin sila masisiyahan sa pagkakataong ito, tiyak na titira sila sa Seren Resplendent Peak. Nakakasakit ng ulo. Pupunta rin ako. Natigilan si Yang Kai. Ikaw ang target na itinakda nila, syempre kailangan mong pumunta. Tumango si Fayo, at walang anumang paliwanag, hinawakan si Yang Kai sa kwelyo at lumipad patungo sa isang malayong tuktok ng bundok. Sa paglipad pa lang nila, bigla silang nakaramdam ng kakaibang bigat. Hindi maiwasang magbago ang maganda niyang mukha, at mabilis niyang nadagdagan ang kanyang lakas.
Bahagyang sumulyap si Fei Yu kay Yang Kai, kumunot ang noo, at sinabing, "Dala mo ang primeval shackles." "Emph," tumanggo si Yang Kai. "Huwag mong ibuhos sa akin si Yuan Chi, napakahirap para sa akin na lumipad ng ganito." Sinaman siya ng tingin ni Fei Yu. Halos magpakatanga siya ngayon. Tumisi si Yang Kai at iniligpit ang Yuan Chi, at biglang bumilis ang dalawa. Hindi nagtagal, bumaba sila sa isang magandang taluktok ng bundok.